classroom routine set by the teacher. Next po. First, it is best to start to ask this question. What do you do when you start your lesson? Inuuna ba natin yung turo agad? Kayo ba? Ano ang una ninyong ginagawa bago mag-umpisang magturo? Di ba usually may ginagawa muna tayo bago mag-umpisang lessons? Ano yung mga routines na ginagawa natin bago mag-start magturo? Anyone? Carabeo? Ano, sa amin po kasi yung ginagawa namin bago mag-umpisa magturo, energizer po, prayer, tapos balik-aral. Tama. Ano, iba pa? Tama po yun. Sino pa po? Yung bago mag-umpisa yung klase, anong ginagawa ninyo? Greetings. Greetings, tama. Berongoy, ano pa po? Games po. Okay, games. So, tama lahat ng sinabi ninyo. So, as a future educator who has experience in the demonstration wherein you will teach your students, we always prepare our daily activities before we start discussing. Ate Sequelles, pwede pong pa-turn po, pa-off po ng mic. Thank you po. So, it is more like you are preparing your classroom rules, routines, and procedure. Next po. Routines are the groundwork for a well-orchestrated classroom. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin lamang nito, ang mga ginagawa natin bago mag-umpisa sa pagtuturo ay isang batayan para maisaayos ang ating mga silid-aralan. Ibig sabihin, hindi agad tayo basta-basta magtuturo, bagkus kailangan natin muna gawin yung mga procedures to start the class and also to end up the lessons. Diba sa lesson plan natin, mayroong chronological order yan. May sunod-sunod na ginagawa bago tumungo sa discussion. So, next po. Routines have to be learned. We get used to doing them in order for them to become routinized. We identify and explain specific rules and procedures in our classroom. Kapag sinabi nating routines, di ba ito yung mga ginagawa natin sa pang-araw-araw? Kung tayo ay may morning routine, which is gigising tayo sa umaga, maghihilamos, magto-toothbrush, maliligo, magbibihis, or etc., meron din tayo sa classroom. Just like sa first day natin, yung mga teachers natin usually nagbibigay ng classroom rules, like yung susundin ng mga bata, and once we become a teacher, dapat meron din dapat tayo nito. Para yung mga students natin, alam nila yung mga bawal at alam nila yung mga hindi dapat gawin. So establishing classroom routines lets students know what it is expected, allowing them to complete daily tasks quickly and efficiently. Also, classroom routines create a comfortable and predictable learning environment for students. This can help to build students' confidence and reduce their anxiety. Routines and procedures are important for all students in any grade level. Although it's helpful to establish basic classroom rules, it's also significant to create routines when teaching a unit and providing assignment for classroom management. Next po. Number one, routine to start the day. To immediately set the tone for students, try these routines at the start of the day. Next po. Greeting student at the door. Say the student's name, make eye contact. So dapat kapag bago pala mag-umpisa yung klase nyo, hindi kayo agad magtuturo, kailangan muna meron kayong introduce or pwede nyo sabihin yung pangalan ng mga estudyante ninyo, makipag-eye contact ka. Tapos kung nakikita nyo yung mga sumisikat sa Facebook, TikTok, ganyan, may mga teachers doon na nagbi-video na nagpi-prepare sila ng na pinapalabas nila yung mga estudyante nila, tapos magpi-prepare sila ng mga visuals nila kung anong gusto nilang friendly na verbal greeting yung gagawin ng mga bata. Like, mamimili sila kung handshake ba, high five ba, or thumbs up. Kung familiar kayo doon, magandang ginagawa rin natin yun sa pang-araw-araw natin once na naging teacher na tayo. So, pwede ding magbigay tayo ng mga words of encouragement and also, tanungin natin kung ano yung, kung kamusta ba yung araw nila or how their day is going. So, next po. Starting class on time. So being on time also will avoid any disciplinary actions that may hinder you from reaching your goals. Being on
time may have greater importance and effect than we may know. Being on time enable us to be able to trust and rely on each other in life and death situations. So when we became a teacher, dapat on time tayo mag-i-start ng klase. Para walang masasayang na oras, dahil kapag teacher ka, yung time natin is gold. So nagmamatter siya sa mga bata dahil sa kanilang benefits yun, hindi naman sa atin. So the more on time tayo, the more yung mga pinlano natin na daloy sa pagtuturo, hindi mag-fail at magiging effective siya sa mga learners. Next po. So pangalawa na tayo, routines during class. As the day progresses, more distractions are likely to arise. These routines can help you keep things running smoothly. Next po. Bathroom breaks. Ito yung una, bathroom breaks. Many teachers use a regular bathroom procedure that doesn't involve kids interrupting the entire class by raising their hand to ask permission to leave. So marami kasi sa mga bata na nagpapaalam sa inyo na iihi, ganyan. And na-observe ko yan, ngayon na natuturo ako dahil sa pagiging tutor. So dahil may lumalabas parate, dapat before mag-start ng class, magkaroon ka rin ng mga bathroom breaks para sa kanila. Para after bathroom breaks, tuloy-tuloy yung discussion at wala nang distractions. Hindi na sila mag-excuse sa'yo. Next po. Accessing materials. Keep a few of these supplies in a designated place in the room near your desk so they can be borrowed without making it a big deal or into a class interruption. So it happens. Kids forget all kinds of stuff. Dito din, napansin ko din sa mga bata, minsan nakakalimutan nila talaga magdala ng mga lapis or minsan nawawala nila. Students who need pencil, pen, or paper should be able to just follow the routine. So para hindi maging big deal sa kanila, kailangan may extra kang gamit para kapag need nila, may gagamitin sila. Yung mga posible na alam mong ipapagamit mo sa kanila, dapat may mga extra tayong mga teachers para hindi na tayo mahihirapan. To make this routine effective for them, you should set a standard wherein anyone who borrowed a pencil or pen had to leave something of value on our desk that they would get back when the items were returned. So para hindi na nila makalimutan na ibalik, kailangan meron ka rin ipapaiwan sa kanilang gamit para maibabalik nila yon at hindi nila mawawala at magagamit pa natin siya kinabukasan. So yun yung magandang routines natin as a teacher. Next po. 3. Routines to wrap things. As the day comes to a close, students tend to get antsy. So it's important to have a few routines in place to keep them focused. So next po. Planning for closure. Students will learn to expect closure and know it isn't time to pack up yet. So end instruction with a few minutes left to review the lessons and share important reminders like when the next test or project is due. If you tend to forget to stop a few minutes early, set a timer. So in short, mas maganda din na after discussion, meron silang mga review kung anong lesson yung tinuro mo ngayon para hindi nila makakalimutan agad. Dapat sa dulo, meron mga reminders at naka-summarize yung tinuro mo. So, yun yung mga mostly na nakikita natin, na observe natin sa mga teacher. So, kapag naging teacher tayo, ganun din dapat yung magiging routine natin once na naging teacher na tayo finally in the future. Okay, next po. So, dismissing students. So, class is over when you dismiss students, not when the bell rings. Kids can learn that this is the routine in your class even if that's not the case in all their classes. Yelling, don't forget the test tomorrow, as the students carry out isn't a good look. So, mas okay din yung alam ng mga students mo na kapag sinabi mo ng dismiss, doon lang madi-dismiss yung class mo. Hindi lang dahil sa nakita nila may nagsisilabasan na or nakita na nila nagsusunduan na yung mga magulang nila sa labas. So dapat kapag sinabi mo ng dismiss, doon lang madi-dismiss yung class. At dapat alam yun ng mga estudyante mo. So next po. Classroom routines and procedures. So parehas lang siya na ang diniscuss ko kanina pero additional din ito. So teaching students what to do during daily routines will help them be successful and can minimize disruptions in the classroom. The beginning of class, in between lessons, and end of the school day are all critical times when having clear routines can maximize instruction time. So teaching classroom routines as early in the school year as possible will allow students to learn
expectations and the flow of the classroom. Once routines are learned, students should be able to transition throughout the day with minimal lost time. Next po. Entering and exiting class. So entering, we should focus on this. Entering class, A. After entering the room, students may not leave without permissions. So napaka-importante nito kapag teacher ka na or teacher na tayong lahat. Kasi once na pumasok na yung mga bata sa room nyo, ibig sabihin kapag may nangyaring masama, like napahamak sila, nasugatan, nawala, or iba pang mga nangyari, wag naman sana, ikaw na yung malalagot doon kasi nangyari yon during your time. Kaya it is best to let them know that if they will get outside, they need your permission first. So dapat nangyayari yon sa room nyo para maging routine din nila yon at lagi nilang gagawin. Letter B, students may not leave books and materials outside the classroom for any reasons. For you to be able not to enter up during your class, make sure na yung mga gamit nila na gagamitin mo is dala ba nila or pwede din na i-remind natin sila parate na magdala ng gamit dahil gagamitin kinabukasan para mahanda na nila at hindi na sila lalabas. Tapos as a teacher din, may mga visuals ka din para if ever sa bahay nila malimutan yung gamit, meron silang masusundan kapag tuturo ka na. So visuals, napaka-importante nito as a teacher. So dito naman tayo sa exiting class. Letter A, the teacher will not dismiss the class, not the bell. So as I have said earlier, the teacher will be the one to say that the class is dismissed. May mga pagkakataon kasi, di ba, na yung mga bata, akala nila uwian na, tas sila, nandun pa rin sila sa classroom. So may inggit sila. So dapat alam nila na kapag sinabi mo lang na dismiss, dun lang po sila madi-dismiss. So letter B, do not pack books to exit class until instructed to do so by the teacher. So dapat alam ng mga bata na hanggang hindi pa dismiss, hindi sila nagmamadali na mag-ayos ng mga gamit. Kung napapansin ninyo, yung mga bata kapag nakikita na nilang lumalabas na yung mga bata, ganyan, nagmamadali na rin sila mag-ayos kasi akala nila time na, ganyan-ganyan. So kailangan alam ng mga bata na kapag hindi mo pa sinasabing time na, hindi pa time. So yun yung ano, hindi sila mag-aayos. Dapat ganun. Dapat alam nila na ikaw yung masasabi na time na or dismiss na para doon na sila mag-aayos. So ayun. Next po. Turning in assignments and late work. As you all become a teacher, maganda na nagpapagawa din tayo ng mga gagawin nila sa bahay. Like yung assignments nila para kapag uuwi sila sa bahay, yung napag-aralan sa classroom, may uuwi pa din nila at maaalala. So sa oras ng klase, may mapapasa sila at merong marireview at the same time. Meron ka rin marirecord. So next po. Attendance. Ito, lagi itong nakikita natin sa routines ng mga teacher, hindi nawawala ito yung attendance. So napaka-common na nito para malaman mo sino yung active at productive sa class mo. So kasama din ito sa mga classroom. So alam naman na natin yan. So next na po tayo. Lunch and or recess. Kasama din ito dahil need na mga bata ng break time and also kumain para magkaroon din sila ng energy. Kasi kung patuloy tayo sa discussion, wala silang break time, madidrain yung utak ng mga bata. And mga bata pa nga sila, so kailangan nila ng break time and also ng foods para maging energetic sila. Next po. Bell work, do now, enter task. So bell work is usually a short assignment done at the beginning of the class. The idea of bell work is to allow your students to get focused, review materials, and introduce something new. Next po. Use of classroom library. Right now, medyo hindi na ito masyadong nagagamit kasi 'di ba, ang mga bata ngayon may sarili ng libro at pwede na nila 'yon iuwi na lang. Ang madalas gumagamit na nito si teacher. Pero if minded naman i-clarify, doon siya naghahanap ng mga resources. So pwede rin magkaroon ng classroom library yung mga bata kasi 'di ba mahilig din sa mga bata mag-coloring ganyan, tapos may mga legend, may mga alam, may mga binabasa silang short story ganyan. So, ayun yung nilalaman ng classroom library. And kasama to sa classroom routines. Next po. Independent work time, asking for help. So, independent work time also supports children's ability to self-direct their learning. Whether you call it centers, stations, or literacy workstations, this is the time na hinahayaan mo na yung mga students mo na mag-process ng kanilang
sariling kakayahan para masukat mo kung natuto ba sila. So classroom, dapat hindi lagi si teacher yung facilitator. Dapat minsan nag-guide na lang siya at hahayaan niya na matuto yung student niya on her own at mag-process sila sa kanila para lang masanay sila sa mga real life situation or real life world problem, real life problems. Dito ang nangyayari is yung mga quizzes at yung mga tasks nila after discussions. So next po. Pencil sharpening. So this is the routine of every students, mostly kasi na napupudpud yung mga lapis nila lalo na sa mga grade 1 and grade 2 students. So ang gagawin natin is hayaan natin sila na magtasa. So para hindi ma-distract tayo, hahayaan na lang natin siya. So ayun, make sure lang na hindi magkakalat yung mga estudyante mo.